guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, it's all about skincare, my current and updated skincare products na ginagamit ko recently na nakaka-help sa akin para ma-lessen kahit papano yung PCOS or yung hormonal acne ko. Kasi since may PCOS ka or may PCOS ako, medyo mas prone ako sa mga acne talaga. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nakakatulong sa akin, mga sis. And para baka sakaling makatulong din sa inyo, okay? So, disclaimer lang, pwedeng nag-work sa akin, pwedeng hindi din nag-work sa inyo. So, depende. Trial and error talaga ang skincare, okay? So, if interested ka kung ano yung mga products na ginagamit ko recently, just keep on watching. So, yun na nga mga sis, tayo ay mag-share ng aking mga current skincare favorites. And I think mag-start muna tayo sa pag-facial wash, okay? Sa pag-facial wash, syempre, besides sa cleanser mo, meron ka pala dapat na gamit na ano, ang tawag dito, device para super duper linis talaga ng face lock mo. Before, bumili ako nito nung yung mamahalin, yung Foreo, na sobrang liit na 5,000 pesos ata yun, or 3,500, between 3 to 5,000 pesos yun. Nagva-vibrate din siya, tapos ganyan siya kaliit, tapos may mga bristles siya na maliliit, tapos pag ginanya mo, in fairness naman talaga, talaga nag-work siya, nalilinis niya talaga yung face lock mo nung todo to the highest level. Unfortunately, na lowbat na siya and hindi na siya na re-recharge niya. Hindi kasi rechargeable yung binili ko. So, ang nangyari, hindi na ako nakabili ulit. Kasi nga, syempre, ang mahal niya, diba? Tapos namamatay din siya. Namamatay. So, hindi ako nakabili ulit. But, recently, nag-decide ako na parang bet kong bumili ng ganun. Pero ang mahal pa rin niya, lalo na yung mga upgraded na parang tag 15,000, 16,000, parang feeling ko hindi siya super duper worth it pag bumili ako. Kasi may mga nagtanong ako sa IG kung worth it ba siya. Tapos may dami nag-comment, nag-DM sa akin na, naku sis, wag, kasi may mga affordable na ganyan din, same lang naman halos, ganyan-ganyan. Sobrang mahal niya, tapos minsan hindi naman din talaga nag-work, parang ganun. So sabi ko, shucks, parang hindi yata worth it. So buti na lang, may nag-recommend sa akin na yung si Bag Full of Glam, meron siya na parang ganun din, facial brush na nag-vibrate din, ganyan-ganyan, na parang same na same daw nung Foreo, pero in a very, very, very affordable price, mga sis. So, ito, nag-post ako sa ano, ng IG story na parang sabi ko, bibiling ko siya sa katapusan. Kasi nga, syempre, di ba, hindi naman lahat na bibili natin agad, mga sis. So, very generous naman si Bag Full of Glam na sinenda nila ako nito kasi para daw matry ko. And hindi sila nag-a-ask ng anything na i-repost or anything ko, ha. Gusto lang nilang matry ko. So, ayun, tinry ko. Pero nagustuhan ko siya kaya post ako ng post about it kasi sobrang ganda niya. And in fairness, since natry ko na si Foreo, masasabi ko talaga na, Diyos ko mga sis, same na same talaga nung effect as in. Ayan o, ayan siya. Sobrang dami ng bristles. Mas malaki pa to. Kasi ganito yung size ata nung mas mahal. Yung mga parang 16,000 nung Foreo. Pero ayan, sobrang ganda. Ang cute. Tapos dito yung isa pa, yung parang pang massage. May dalawa siyang feature. Yung isa pang cleanse mo. Tapos ito parang massage ng face mo. Ginagamit ko yung massage kapag bawa naka-mask na ako or naka-serum na ako. Tapos gusto kong mag-relax. Ayan, vina-vibrate ko lang siya sa mukha ko. Ganon, mga sis. Tapos meron siyang ano, yung pwedeng ihinaan mo, pwedeng laksan mo yung pag-vibrate nung ano. Meron siyang parang ano, yun, parang may guideline siya. Pero ako, hindi ko na binasa, mga sis. Ay, alam niyo naman, syosyonga-syonga. So, pinipindot-pindot ko lang kung anong bet lalo ko na pag-vibrate sa mukha ko. Pero, in fairness, nung ginamit ko to, mga sis, mas na-lessen yung pimples. Hindi nawala, mga sis, ha? Kasi, pag may hormones ka talaga, ay, hormones, may hormones ka naman talaga. Pag may PCOS ka kasi, talagang every month na yan, or parang halos everyday nga, magkakaroon at magkakaroon ka kahit pa paano. Sobrang miracle na lang talaga pag biglang isang araw wala kang kapimple-pimple, ganun. So, eto, nakatulong siya na mas ma-lessen, mas mabilis. Feeling ko ha, mas mabilis na mag-heal and everything yung mga hormonal acne ko. Kasi, and yung dry skin pala,
napansin ko wala akong masyadong dry skin ngayon kasi yung mga flaky-flaky. Siguro kasi ito din parang ano siya is nakaka-exfoliate siya ng in a mild way. So very nice to. Sobrang okay to mga sis. 1,000 plus lang to mga sis. Sobrang-sobrang affordable compared dun sa Foreo. Get lalo nyo na para sure talaga malilinis yung face nyo. Also mga sis, ito, ginagamit ko to. Nag-double cleanse kasi ako lalo na pag nagme-makeup ako kasi napapansin ko mga sis, lalo kung ina-acne or nagkaka-pimple or blemishes kapag hindi ako nakakapaglinis ng maayos nung face ko after mag-makeup. So, may natitira talaga siya, may natitira. So, ang ginagawa ko mga sis, nag-double cleanse ako. So, dalawa yung ginagamit ko na before yung cleanser mismo. So, I'm using this one, si Easy & Co. Ayan, ito. Ginagamit ko to mga sis, si Easy & Co. Cleansing Butter Do It All Melting Balm. Nagamit ko na yung pink, nagamit ko na din yung yellow nito. Okay lang sa akin, walang mga breakouts na nangyari, naganap, wala, walang ganun. And natatanggal niya talaga yung, ayan, nagamit na siya mga sis. Talaga natatanggal naman niya yung mga dumi sa aking mukha. Tapos kapag nag-facial wash na ako or yung cleanser, mas malinis na talaga compared sa cleanser lang, alam niyo yun. So, ayan, double cleanse tayo mga sis. Ito, highly recommend kaysa mag-ano ka. Mas mura to compared sa ano eh, Vanilla & Co. Almost the same lang naman mga sis. So, carry boom boom na to sa akin. For me ha, carry boom boom sa akin to. Then, yung isa pang pinag-double cleanse ko, pag ba, ubus na to or wala ako sa mood na mag-ganto, ito yung ginagamit ko, si Sunny's Face. Hindi ko lang siya mag-gusto pag napasok sa loob ng mata o mahapdi siya mga sis. Pero kung iingatan mo naman, carry boom siya. So, ayan, ito yung ginagamit kong pang-double cleanse din. Ayan, may oil siya mga sis. Micellar siya na may oil. So, micellar oil. Face Erase Micellar Oil Makeup Remover. Ano ba? Sana binasa ko na lang, no? Pero ayan, ayan. I highly recommend. Ayan, maubos na mga sis. I highly recommend this mga sis. Kasi, okay na okay siya. Lalo na pag namamadali ka sa mata mo, ganon. Carry boom boom to. Mabilis din matanggal yung makeup. And also yung mga glue ng mga eyelash mo, kineme. Carry boom boom to. So, ayan. Ito yung dalawang pinang double cleanse ko. So now, since tapos na tayo sa balm and also sa oil, proceed na tayo sa facial wash na mismo. Napanood ko sa YouTube mga sis, dun sa, ano ba yun? May isang sikat na YouTube account na parang sinasabi nila na hindi naman super duper kailangan expensive yung bibilin mo na facial wash or facial cleanser. Kasi panglinis lang naman talaga technically siya ng mukha. Pero syempre, as much as possible, ang kukunin mo is yung hindi masyadong makakakuha masyado ng oiliness ng mukha mo or yung healthiness ng skin mo, dapat hindi mawawala sobrang. Mas strip off, ganon. So, dalawa talaga yung ginagamit ko. Unfortunately, yung isa, ubos na, si Ever Bilena, na facial cleanser nila, nawala na siya, naglaho na siya, naubos na, hindi pa ako nakakabili ulit. Kasi, nung nag-pimple-pimple na ako, tinry ko nang gamitin ito. Ayan, bigay sa akin to ng Hello Glow. So, ayan, hindi po ako bayad. Binigay lang po nila sa akin. Kasi iba yun ha, mga sis ha. Kasi yung iba bayad na kailangan i-sponsor Chervalo mo yung product, diba? Ito, hindi ako bayad. Binigay nila sa akin. Pina-review nila kung okay ba. Kung okay, edi post mo. Kung hindi okay sa'yo, huwag mo i-post. Parang ganun sa kanila. Kaya maganda yung product na Hello Glow. Kasi pinapatry nila talaga sa'yo muna. Before ka mag-review or mag-comment. Alam mo yun, yung iba kasi gusto nila, wala bang 7 days? May review ka na agad, may result ka. Paano kaya nangyayari yun, di ba? So, ito, tinry ko talaga ng tinry siya. Second tube ko na to kasi dalawang box yung binigay nila sa akin. Alam niyo, nung una, ang nagustuhan ko lang dito is yung parang serum para mag-dry. Ito. Wait. Ayan. Ito yung una kong ginagamit lang talaga sa kanya. Pero, na which is nakaka-help din talaga sa mga pimples ko kapag para mag-dry up. Pero, since sobrang grabe yung hormonal acne ko ngayon, hindi na kinakaya ng mga regular na facial cleanser. So, tinry ko itong si Acne Solutions nila. Ayan. In fairness naman, siguro magto-2 weeks ko na siyang ginagamit. Wala akong purging or anything sa aking face ngayon. Okay siya. Kita nyo naman, kahit may makeup yan, makikita nyo na kalmado yung mga pimples ko. Hindi sila nag-welga. Kasi may mga pimples ako na nag-welga, lalo na kapag hindi maganda yung... pag hindi maganda yung ano, tawag dito yung
skincare na nailagay ko sa face lock ko. So, ito, Keri Boom Boom siya sa akin. Hindi siya mahapde or anything sa mukha. Yung parang kapag bawa after mong hugasan yung mukha mo, parang banat na banat yung mukha mo. Hindi siya ganun. At the fact na gumagamit pa ako nito, mga sisa, ito yung combo ko ngayon. Pag nilinis ko yung mukha ko, hindi siya mahapde na parang kala mo banat na banat yung mukha mo na parang wala nang natirang healthiness sa mukha. Wala, walang ganun, mga sis. In fairness, ako na nagsasabi sa inyo, oh ayan, binigay sa akin pero wala, hindi ako binayaran dito para ano, pero bet lalo ko siya. In fairness, pati yung Everblend na gusto ko yun, lalo na kapag yung dry yung skin ko, Keri Boom Boom sa akin talaga yun eh. Pero buti na lang meron pa ako nito. Kaya ito muna yung ginagamit ko ngayon. Kasi nakakalma niya talaga yung mga pimples ko. Okay, so next naman. Next. Anong next natin? Okay. Yung ginagamit ko ngayon na parang toner or parang hydrating serum sa aking face is ito. Ito, Hada Labo Hydrating Lotion. Ito, ayan. Nung dati parang ayokong bumili nito kasi parang feeling ko M&M lang. Pero nung ginamit ko siya, mga sis, ayan, hindi pa siya masyado. A little goes a long way nga siya, mga sis. Kasi parang mga almost a month ko na itong ginagamit. Oo, almost a month ko na siyang ginagamit. Pero ayan, patak-patak lang kasi yan. Tignan nyo. Ayan o, patak-patak lang siya. Ayan o, parang water lang siya na moisturizing. Tapos pag, ano, nilagay mo sa mukha mo, very parang refreshing siya. Kumpaga, after mong linisin ng bonggang-bongga yung mukha mo, tapos ito yung itatalpak mo sa mukha mo. Ang ganda, ang sarap ng feeling. Parang refreshing siya. Tapos, ano, very moisturizing din siya. Lalo na kapag yung moments na tamad-tamad ka, mag-skincare, mag-serum, mag-moisturizer and everything. Parang ito lang ilagay mo, Keri Boom Boom na. Keri Boom Boom na pag ito yung nilagay mo. So, ayan. Next naman, mga sis, is... Ano ba? Next natin is mga serums naman. Ay, hindi. Oo, serums muna tayo. Serums naman tayo, mga sis. So, for the serums, ba't ako gumagayin? Anong meron? So, for the serums ito, kakatry ko lang sa kanila. Siguro mga, 2 weeks lang. 2 weeks ko pa lang din siya nagagamit. So, yung effect naman niya, hindi pa OA, na parang, wow, napalitan yung mukha ko. Yung parang ganun, hindi ganun, mga sis. Ito kasi, tinry ko lang siya kasi wala na akong serum. Ayan na, naging honest ako sa inyo. Sa totoo lang, kapag naubos na kasi yung serums na binili ko before sa akin, like yung Inklis, din kasi yung ginagamit ko before, Inklis, tapos naubos na siya. So, anong gagawin ko? Siyempre, tatry ko na lang yung mga binibigay sa akin, PR, di ba? Very honest lang naman talaga ako. So, nung tinry ko siya, in fairness naman, hindi ako nag-purge. Natuwa ako doon. Kasi alam niyo, meron akong, may dalawang brand na nagbigay sa akin ng mga serum. Tapos, pinatry nila sa akin. Yung isa, super-duper-duper sikat. Na talagang super-duper-duper sikat, mga sis. Pero, nung tinry ko siya, parang 2-3 days for... Nag-purging talaga ako. As in, nag-purging ako. Kaya sabi ko, hindi ko po mapopromote yan. Hindi ko po maano or anything. Ayoko po itry pa ulit kasi syonget na yung mukha ko. Talagang promise. Si ano yun? Toot! Ayan. Hindi ko sasabihin pero hulaan nyo na lang, mga sis. Pero, ayun. Nagbigay sila ng serum. Same lang din yung mga niacinamide, mga ganun. Eclober, rose egg, ganyan-ganyan. Hindi siya effective talaga sa akin. Kaya may ganung moments, mga sis, ha. Bawa nag-PR sila sa akin. Accept ko, sasabihin ko, tatry ko muna. Lalo na pag skincare. Kasi, ang hirap-hirap na i-promote yung skincare kung hindi nag-work talaga sa akin or hindi ko naman nagamit. Kasi, di ba, parang niloloko ko lang yung mga kayo, mga sis ko. Parang kasi, di ba, before ako, busita-busitin ako sa mga vloggers or influencers na gano'n, nasasabihin maganda. Tapos pagkabili ko, ang showngit sa akin. Nainis ako. Pero which is possible din naman na sa kanila nag-work, possible sa akin hindi nag-work. Alam mo yun? So ngayon, ito, sinasabi ko sa inyo na possible na sa akin mag-work, sa inyo hindi mag-work, okay? Pero, ito nga, itong serums na to, in fairness, nag-work siya sa akin kasi una, hindi siya nag-purging. Yun yung unang parang go signal ko na sige, ituloy ko. So, nung tinuloy-tuloy ko siya, napansin ko, hindi nawala yung mga dark spots ko ha. Nag-lighten lang, mga sis. And, ang pinaka-important, mga sis, yung mga lines ko, ay, I swear, mga sis, talagang hindi na siya super dry. Ayan, makikita nyo. Hindi na siya super dry. Pati yung mga hormonal acne ko, hindi sila galit na galit ngayon. Feeling ko kasi, okay itong routine na ginagawa ko ngayon, which is ito. Ito yung mga ginagamit ko, si Ultra Peptide Serum ni Everblend.
Diyos ko mga sis, sobrang affordable nito. Compare mo sa ibang mga high-end na ano, skincare products. Diyos ko, 30 ml to, 9 types of peptides, may hyaluronic acid plus glycerin siya. So, ayan. Very, very nice to. Ito yung ginagamit ko. Una yung nilalagay ko. Isang drop lang yan. Ganito yung itsura niya. Ayan. Mas thick siya. Hindi siya watery. Para siyang gel. Ayan. Para siyang gel. Ayan. Parang aloe vera. Ganun. Ayan. Ganun siya. Tapos, next naman. Wala siyang amoy. Alam mo, feeling ko, yun yung isa sa mga reasons kung bakit siguro hindi siya nagtitrigger ng mga hormonal acne ko. Kasi, wala siyang amoy. Wala siyang scent. Alam mo yun? Tapos, next naman is itong 5% niacinamide plus zinc. Mababa yung niacinamide niya, ha? Kasi compared sa Inclis and sa Ordinary, parang ang kanilang tawag dito, ang kanilang niacinamide is 10%. Ata, correct me if I'm wrong mga sisa. Parang ganon. So, medyo mababa siya. Kaya siguro medyo mabagal yung pag-fade ng dark spots ko. But, the good thing here is, hindi ako nag-purge and still, nag-e-effect siya slowly but surely nga lang, alam mo yon. So, ayan, nagiging honest ako, slowly but surely siya, slowly but surely yung product sa skin mo. Tapos it has zinc, it's refining serum. Ito yung feeling ko nakaka-help dun sa mga lines and eczema ko, mga syongit sa aking mukha. Parang ito yung nakakatulong siguro. Pero dahan-dahan, hindi siya yung parang biglang magic na mukha kang Marian Rivera yung kutis mo. Hindi siya ganun mga sis, ha? Hindi magic to. So, matagal talaga mag-effect ang mga serums. Pero so far, for 2 weeks, kere bumbum siya sa akin, walang purging. And kung may nakikita ba akong changes, yes, may onting-onti ako nakikitang changes. Hindi OA na malaking changes. Saktuhan lang mga sis, okay? So, ayan. Yung changes niya is parang, alam mo yung parang same lang din ng pag bumili ka ng luxury or high-end na mga niacinamide. Ganon lang din siya mga sis. Kasi nakatry din naman ako ng mga Maharlika na niacinamide eh. Slowly but surely din naman talaga siya. Hindi siya yung biglaan na parang ikaw na si Marian Rivera. Hindi ganon mga sis. Hindi ganon. Or gusto mo magpa-IV or Bello kung gusto mo medyo nakakashook yung result, diba? Hindi tayo ganon mga sis. Hanggang serum lang muna tayo. So ito, ganyan. Ito yung dalawang serum na ginagamit ko ngayon. Next naman mga sis is ito. Si Happy Skin. Ayan. Ito yung ginagamit ko sa mga shingle ko. Sa aking mga chismis na malalaki, na galit na galit. Ito yung huling step na inilalagay ko. Ito yung ginagamit ko. Para mag-calm down siya. Kasi minsan galit na galit sila, nag-welga sila na parang kala mo may galit sila sa buhay. Nakikirenta lang naman sila sa face ko. Pero, ayan. Ito yung ginagamit ko para mag-calm down siya. Hindi siya nakaka-disappear. Appear, disappear, one half, one fourth. Hindi siya ganun, mga sis. Siya ay nakakapagkalma ng mga pimples ko at nakaka-lessen na maging... Kasi before, pag yung pimple ko, hinayaan ko lang, mga sis. So, nangingitim siya. Alam mo yun, may ganun ba kayong experience? Yung paggalit na galit yung pimple mo, nangingitim din siya, mga sis. Kaya, ayoko nung ganun. Pero ito, feeling ko, nakakatulong siyang na mas lighter yung finished product niya. So, ayun, ito. Carry boom boom sa akin to. Next naman, mga sis, is... Ito yung ginagamit kong ano, yung kapartner nito ni Hada Labo. Hada Labo? Arte mo, kaloka, feeling mayaman. Ito si Hada Labo, ayan, may partner kasi siyang ito. So, ito yung ginagamit ko na baka naman po Hada Labo. Pakibigyan naman po ako ulit. So, ito yung ginagamit ko na moisturizer kasi very refreshing siya. Yun, moisturizing siya and... Wala naman masyadong special. Very moisturizing lang siya. Lalo na kung yung feeling mo yung mukha mo is sobrang dry, na walang kasing kadryan. Ito yung kailangan mo. Kasi very moisturizing and hydrating siya sa inyong face. Pero mga sis, before ito pinadala sa akin, ito yung ginagamit ko talaga. Ito, si The Inclis na Peptide Moisturizer. Ito yung ginagamit ko morning and evening before ko makuha ito. Kasi tinry ko. Kasi sabi ko sa inyo, tinatry ko talaga yung product bago ako mag-promote. So, since ito, carry sa akin, okay naman siya sa akin. So, baka bumili ako ng mas malaking version nito. Kasi okay naman siya sa akin. Kasi minsan nakakatulong talaga na pag okay ka, mag-stick ka lang doon sa product na yun. Para hindi talaga nag-welga yung mga pimples mo eh. Pero ito, okay din sa akin itong peptide na to. Ayan. Kaso nga lang medyo mahirap ang kayong makakuha nito kasi sa Sephora PH, meron nito.
Tapos sa mga Shopee sellers, meron din naman. So, dun kayo makakakuha. Kasi international brand siya eh. So, ayan. Ito. Kere Boom Boom din sa. Very moisturizing din to. Lalo na pag sa gabi. Ah, sarap niya. Ah, sarap niya. Next naman is ito. Isa pang bagong labas ni Ever Bilena. Alam mo, in fairness kay Ever Bilena ha, nakakatuwa sila kasi may mga local brands na skincare na bara-bara lang na parang kapag nilagay mo sa mukha mo, eh parang tubig lang talaga yung nasa mukha mo. Walang effect. Alam mo yun? May ganong moment eh, na parang walang nangyayari sa mukha mo. Nagsayang ka ng pera. Pero ito, in fairness, talagang nakikita mo yung onting-onting result pa lang naman kasi 2 weeks ko pa lang siya nagagamit. So ito, si Ceramide Barrier Sealing Cream. Ito, tinry ko lang. Actually, sa totoo lang, nung una wala akong tiwala dito kasi tignan nyo naman, oh. Naka-tube na ganyan lang. No, parang feeling ko na parang sure ba sila dito? Pero, mga sis, alam mo, tinry ko siya after moisturizer, ito yung nilalagay ko. Ay, mga sis, grabe yung pagka-hydrating niya, oh. Tignan nyo. Tapos hindi siya mabigat. May hydrating kasi na parang serum or ano bang tawag sa ganito? Yung ceramide, ganyan. Parang yung kay... Meron akong ginamit na ano internet si Crave, yung ganito din, yung barrier egg labo nila. Mabigat sa mukha yun eh. Ito grabe, sobrang gaan niya, as in. Tapos very moisturizing, ngayon makikita nyo, nag-glow yung ano ko. Very hydrating and moisturizing talaga kasi to. As in, morning and evening ginagamit ko siya. Very moisturizing. After moisturizer to mga sis, after moisturizer. Sobrang solid to mga sis. As in, ewan ko kung sila yung nagpapaganda ng skin ko ngayon, pero kasi may picos pa rin naman ako, hindi naman siya nawala. Pero ito yung mga bagong ginagamit ko and okay siya. Okay sila sa akin, so far so good. Pwera usog, katok tayo sa kahoy. Katok, baga mausog. Alam nyo na, pag nausog, malalaki na naman yan. And last but not the least, nakita nyo din to sa previous video ko, pero... Ayan, share ko lang sa inyo na gustong-gusto ko kasi talaga tong Happy Skin ito. Ito yung kasi yung ginagamit ko ngayon na SPF or sun protection ko sa aking face. Kasi very nice siya, okay na okay siya. And also, as a base or before ka mag-makeup, ito talaga yung ginagamit ko. Very nice. Sobrang nice ito mga sis. Okay na okay siya sa akin. Try nyo talaga. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung step-by-step ulit, i-share ko lang sa inyo kung ano yung unang ginagawa ko. First is ito, yung balm or itong micellar oil ginagamit ko to remove my makeup. Then, second na gagawin ko is cleanse using these two. Okay. Then, next nyan is ito na, si Hadalabo. Ayan, to put back yung life ng iyong face lalo. Then, next is the serums na. Ayan, si Peptide muna. Then, ito, morning and evening to mga sis ha, tong routine na to, same lang talaga actually. So, ayan. Then, next nito, after nyan, is yung moisturizer. Ito, or ito, mga sis. Then, next naman, mga sis, is ito, to seal the deal. Ayan. Kakamot ba ako? May kuto. So, ayan. Ito yung next, to seal the deal, mga sis. Then, pag may mga pimples ka na nagagaliite or nagagalit, nagwelga, kailangan nyo to, nilalagay ko to, pero dun lang sa mga areas na may pimple tayo or chismis, okay? Then, pag morning, last is ito, SPF. Then, pag evening, hindi ko na nilalagay na to kasi hindi na. So, ayun lang mga sis. Sana nagustuhan niyo itong video na to kasi talagang sa akin nag-work tong skincare routine na to or skincare product na to pang morning and evening na to mga sis. And for me, feeling ko naman very affordable lahat tong mga shinare ko sa inyo and very easy na mabili nyo sa mga iba't ibang platforms ngayon. For me, mild tong mga skincare na nire-recommend ko sa inyo. Kaya pwede siya sa for beginners and also sa mga momshies na gustong mag-try lang bigla, ganyan. Para kasi kailangan talaga alagaan din natin yung skin natin kaysa mag-makeup lang ng mag-makeup, di ba? Mas masarap yung feeling na yung maganda yung canvas mo or yung skin mo at onti lang yung makeup na ilalagay mo.
In fairness, totoo yan. So, ayun lang mga sis. I hope nakatulong ako sa inyo. And lahat ng mga links nito, eh, ilalagay ko lang sa description box. Bahala na kayong mabudol, okay? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!